Sí. Kamatis, bawang, sibuyas, pangisa, yung gulay natin, pang-asin, and then ang manok, patis, paminta. So tara, let's do this. So, i-check na natin yung manok. Bango. Kung hindi nakapokus yung camera kasi hawak-hawak ko yung phone. Ayan. So, ilagay natin ang paminta. Next, patis. Depende sa panlasa nyo kung gaano karaming patis or asin ang ilagay nyo. Ayan. So, takpan lang natin ulit siya para maluto yung manok at ma-absorb niya yung paminta at saka patis.
Yan. I-check natin yung kinikisa natin. Wow. Ang ganda. Halo-haloin lang natin siya. So, mamaya ilalagay na natin yung gulay. Pero ito transfer natin yung mamaya. Sa mas malaking ano, para sa sabaw niya. Igisa lang natin siya ng mabuti kasi kung mapapansin niyo, hindi pa yung luto. Hindi pa yung totally okay na ilagyan ng sabaw kasi kung titingnan nyo mabuti, makikita nyo may konting dugo-dugo pa yan. So, hayaan lang muna natin siya. Takpan lang natin ulit. Check natin ulit. Pwede na ilagay yung gulay. So, yung gulay ko dito is kalabasa. May konting okra. May sitaw. Tsaka talong. Pwede naman yung pagsabasabahin kasi kung makita nyo, bata pa naman. Mga bata pa. So, malambot pa siya. Pwede naman pagsabasabahin. Lagay na natin. Gusto lang natin ng konti. Tapos lagyan na natin siya ng tubig. Ipat natin siya sa mas malaking lalagyan. Para maluto siya. Ito. So, ayan, dyan na siya. Nilipat ko na siya sa mas malaking kaldero. So, ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng tubig. Siguro, mga tatlong ganito. Dalawa. Dalawa, okay na pala. Ayan. So, pakuluan na lang natin siya. Hintayin lang natin kumulo.
Tapos, maluto yung gulay. Tsaka natin ilagay ang pang-asim natin. Ganda ng apoy ko. Check natin kung kumukulo. Lambot na yung gulay. Okay, luto ng ating sinigang. Okay. Let's eat.